to chillers. Huwag kayong aalis. Huwag muna kayong mainip. Saglit lang naman to. Hindi ko papatagalin. Di ba? Paapa lang. 5,190 pesos. Paapa lang. Ang next kong isishare sa inyo ay ang aming mga electric fan. End of the world. So, alam nyo kung magkano lang yan nabili ni Javi sa Dubai? Tinan nyo, mas mataas pa ako. Medyo nakakatakot siyang upuan. Hindi ka pwedeng magsalamin dito nang hindi ka yuyuko o hindi ka tutuwad, huh? Hindi ka luluhod. Kailangan mong umupo para magamit. Ayan, pinapanood ko yung vlog ko dito sa ano, sa TV para nalalaman ko kung okay talaga yung audio. Kasi marami sa inyo nanonood sa TV talaga. Ako pinapanood. Ito yung vlog ko sa Lucena. Doon sa apat na client ko, ito yung pinakamalaki yung bahay. So ayan si Sir TJ Torno. Sayang kung naka-mic din sana siya, mas maiintindihan niyo kung ano yung sinasabi niya. Anyway, naririnig niyo din naman. Post ko muna. Nangangain ng tanga to, han. Post. Thank you kay Sir TJ. Ayan. Mabuti na lang kanina pinanood ko yung last vlog ko. Ay, may guwapo dito. Kaya pala ang bigat ng upuan eh. Plano ko itong paliguan mamaya. Maligamgam na tubig naman. Kaya kahit anong oras pwede. Marami akong isi-share sa inyo, chillers, ngayon. Kasi, i-end ko yung vlog ngayon dahil bukas, next day vlog ako. Dahil Christmas party namin bukas. Ilang araw din ako nagpahinga sa vlog. Para mag-ano tayo, back to zero tayo. Para maging new vlog talaga yung mga upload ko. Kasi late na nga, diba? Kahit ganun nakaraan, si Rex Vlog Builders, sabi niya, nako, upload mo, baka January pa namin mapanood. Samantala yung sa kanila, napanood niya na sigurado. Ayun, so ito muna akong isi-share sa inyo, chillers. Ayan, ito yung gamit kong mic, diba? Dalawa yung mic. Na ganyan. Tapos, isa yung receiver. So, binilhan ko po siya ng ganito. Yan, cover na ganyan. Kaya kung papansin nyo, parang wala. Pero, meron. Mas maganda siya na may cover. Mapoproteksyonan yung screen nito. Kaya nga hindi ko pa tinatanggal yan eh. Dahil bumili na nga kami ngayon, so tanggalin na natin. Pinakang gusto ko to na ginagawa kapag may binibiling bagong gamit. Diba? Kahit nga sa ref or cellphone yan. Yan o. Oh, ang ganda. Lagyan natin ang cover. Ganito siya, chillers, silicone. Magkano bili natin ito? Nasa 400 pesos daw po. Bali, si Dalaga yung umorder. Siya naman kadalasan ang umorder sa mga binibili namin sa Shopee. Kasi kilala na siya ng mga riders dito. Magpakailanman, hindi magbabago. Ayan, ganda oh. Ayan, so ito namang isa, para dito naman sa receiver. Kaya lang, hindi ko pa mailalagay kasi gamit pa ninyo. So, ang next kong i-share, ito chillers. Huwag kayong aalis, huwag muna kayong mainip. Saglit lang naman to, hindi ko papatagalin. Importante issues na mahalaga po kasing malaman nyo to. Wait lang, alayo ko lang kayo dyan. Yuko kayong konti, ha? Yan. So, ito chillers, isa po ito sa mga parts na gagamitin namin sa orders ni Madam Maxima. Nag-request siya na ito daw yung gamitin na paa para sa kanyang set. Ang ganda ng set niya, chillers. May mga set kami na talagang kakaiba, diba? Pero ito yung nangunguna sa pinaka kakaibang set namin. Yan. Hindi ko pa pwede ipakita ngayon. Pag-deliver ko na lang po, surprise! Kaya abangan nyo yan, chillers. Huwag kayong bibitaw sa himpilan ko. Sa dami ng nakita ko na ng mga pagawaan din na ng furniture, mapamalaki man yan ang pamamaliit, mga laking company pa man yan. Bihira lang yung nakita kong na may ganito. Excited akong pakita sa inyo. Pero sa ngayon, ito lang muna pa ipapakita ko. I-share ko kasi sa inyo kung magkano po ang halaga nito. Ito po talaga yung pinakang price. So, ayan siya, chillers. Oh. Sa isang box, apat na paa. So, ito yung design niya. Wait lang. Di ba? Paa pa lang. Diyos ko. Pang tatlong buwan mo ng renta sa apartment mo, ang presyo nito. Siguro may idea ka na, no? Pero ibang naisip ko ngayon, para siyang ice cream. Yung ice drop ba yun? Ice cream, ice drop? O parang ano, ang sarap. Ang bigat.
So, yan kakabit sa supa na order ni Madam. Tapos, may mga ganito siya, syempre, hindi mawawala. Mga tornilyo, ganyan. Oh. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nila kasi parang naliliitan ako sa mga tornilyo niya. Ha? Palitan kaya natin yung tornilyo nito. Parang kang ikli. Hindi, bibili tayo ng ganito. Ito. Iba-iba lalagay natin. Ang napansin ko lang dito sa gusto ni ma'am na nabili namin, hindi ko gusto yung tornilyo. Ayan. Ang ikli. Kahit sa itay, ayaw niya ng ganito kay ikli ang ginagamit. So, malamang papalitan po namin to ng mas mahaba, pero same size lang. So, sa price na tayo, chillers. Ang price po talaga nito before, 1,823 pesos po ang isang box. So, may apat na paapu yan sa isang box. Ayan. So, dahil nga po mahal, humanap pa si dalaga ng mas mura. Nakahanap po kami ng 1,730 pesos. Pesos po yung isang box. Kaya ito na lang yung kinuha namin. Ayan. So, ang total po lahat nito, kwentahin natin, mahina tayo sa arithmetic, 5,190 pesos. Kung magugustuhan nyo to at kaya nyo naman yung budget para sa ganitong paa, pwede naman po. Kasi ganyan po talaga ang price niya. Tapos, kung malaki pa yung mga supa nyo, alam na. Paa pa lang yan, chillers, ha? 5,190 pesos. Paa pa lang. Ayan. Sabi ko nga kay ma'am, kung gusto nyo po, yung paa na lang namin dito ang kakabit namin, mga wood, wala na po kayong babayaran sa paa. Order. Kasi ang tagal po dumating, nasa isang buwan din eh. Sabi ko, kung hindi man dumating, yun nalang kakabit namin kung gusto niya. Wala na siyang babayaran pa. Eh, ayaw ni ma'am. Sabi niya, ito daw talaga yung gusto niya. Shout out po, madam. Maxima. So, ang next naman, ito. Pero hindi ko na ito yung open chillers kasi, wala, itatabi ko lang na muna ito. Binili ko lang to kasi mura lang. 215 pesos lang. Noong 12-12 ng Shopee. Alam na, pag mga ganyan, sale, samantalahin natin. Tapos, ang next kong i-share sa inyo ay ang aming mga electric fan. End of the world. May video po ako niyan, chillers. So, ito yung isa sa mga electric fan na binili ko. Ayan, basta mag-iingat lang kayo, chillers. Nabili ko po ito sa online marketplace. Dalawa yung binili ko kasi ang mura lang yan. May video po ako niyan. Hanapin nyo lang, chillers. 3,500 pesos, dalawa na po yun. So, lumalabas po na 1,750 po ang isang electric fan. Kaya lang, napakabilis po masira. Wala pang isang taon, tira na siya. Ang unang nagiging problema niya, humihina yung ikot niya. Mabagal hanggang sa tuluyan na siyang hindi iikot. Ginawa namin, pabalik-balik siya sa paggawaan, naaayos, tapos nasisira na naman, pag ganun, hanggang sa natuluyan na siyang nasira. Nangamoy siya dito sa part na to. Ingat-ingat na lang sa mga brand na mga bibilhin nyo sa marketplace o kung saan mga online dyan na may bibilhan ninyo. Kaya yan, hindi na namin nagagamit yan. Ayaw na namin gamitin din kasi ano lang din, nagagastosan lang kami pagpaayos eh. O, yung isa nandun yata sa baba, sa garahe. Sa ngayon, ang gamit po namin mga electric fan ay lahat galing sa second hand at maaayos po. Malalakas pa yung hangin. Parang kaibigan mong mahangin. So, ito naman si Hubby. Ano siya ngayon? Gigilingin niya tong pork. Ito po galing ito sa Dubai. Bili niya yan sa Dubai. Second hand mo ba nabili yan? O, second hand din yung nabili yan. Ba't ganyan naman yung ano mo? Ba't biyak? Isa yan sa mga lulutuin para bukas. Christmas party namin. Madalas namin ito nagagamit kapag may okasyon. So, alam nyo kung magkano lang yan nabili ni Hubby sa Dubai? Mga 100 dirham daw. So, sa pera natin, mga 1,000 plus. Maglilinis sana ako ng sliding door. Ayan o, kasi tingnan nyo, ang dumi. Ayan lang, hindi ko mapaakit si Hilton ngayon. Diyan na nga namin siya pinakain o. Diyan nagwawala siya kagabi, as in nagwawala siya. Hindi namin alam kung bakit gustong-gusto niya lumaba dito. Hilton! Ayan, buti na nga lang kagabi, bumangon ako kasi as in nagwawala na siya. Ito ang nangyari. Ayan o, butas na. Yung screen. Tapos dito puro kalmot. Pinag-uwasak niya yan. Buti na nga lang, ito hindi natanggal kasi nakaangat na yan dyan kagabi. Kahit ibalik namin sila dun sa taas, si Hilton, tumatalon siya dun sa bako, sa may hagdanan. Kaya sabi ko, dapat dagdagan ng taas yung gate. Tapos dito, yung mga nilabhan ko kagabi na sapatos ko. Ang sarap pagsampay dyan, chillers. Huwag nyo gagayahin, ha? Lalo kung mga nasa exclusive subdivision kayo. Pangit tingnan. Kung gusto ko kasi tuyo-tuyo yung sapatos pag sinuot. So, gumagawa yan dyan sa labas sila, 4 months. Yeah, hindi talaga may iwasan na magsampay dyan sa terrace. Lalo na kapag kaumaga, napaka-init dyan. Ang sarap talaga magsampay. Ayan, nagluluto ako, chillers, ng
ang palaya. Basta siya na kayo, maingay si Hilton. Gusto na naman niyang bumaba. Andito yung pinsan ko. Eto, nire-ready niya yung mga lumpia para bukas. Christmas party namin. So, tulong-tulong na lang bukas yung pag-luto dun sa mga pagsasaluhan namin. Tapos, nahirapan si Javi dun sa na-assemble niya na binili ko sa Shopee yung Marity Mirror ko. At tawang-tawa ako dun sa binili namin. Pati nga si Javi tawa ng tawa kasi... Parang kay Sairi lang yata yung makeup table. Mamaya makikita nyo, papakita ko sa inyo mamaya. Kaya ako yung nagluto kasi ina-assemble pa ni Javi yung Naiinis na nga to eh. Kala mo naman napakalaki. Tingnan mo nga. Si Itay. Para kay Sai-Sai, Itay. The never where you go. Para bagang pambata. Ano din mong kulit binili mo yan? Oo, sa Shopee. Magkano? 2.5. Tinuho ko sa oras ko dito sa pagbuuan. Mamaya ako na lang sa inyo papakita. Hindi pa tapos eh. Try ko pa uling maka-edit pa ng isang video para bukas wala na akong iisipin. Hindi na ako makakapag-edit bukas. Ayun na, chillers! Alam mo, okay naman yung outcome niya. Maganda naman. Kaya lang, ang liit lang talaga niya. Para lang siyang kay Cyril. Super. Tapos yung upuan niyan, ang liit din. Pero wag tayo mag-expect na quality yan, chillers, ha? Kasi ano po yan? Yung mga ganyan po kasing type ng mga gamit, katulad nila ng computer table, kagaya kay Dalaga. Ano lang po ang gamit nila dyan? Kusot na matigas na matigas na pinagdikit-dikit parang ganun. Basta hindi siya solid wood po. Sa mga hindi po marunong sa kahoy, hindi po yan solid wood. Baka tayo, mga copyright, sana ko muna itong pinto, ay bintana. Yan, para mabawas-bawasan. Tsaka itong pinto dito sa CR. Yan, di na masyadong rinig. Tinan nyo, mas mataas pa ako. Hanggang dito lang sa may dibdib ko. Baka kasi plano nyo bumili nito, at least alam nyo na, hindi kayo magugulat sa personal. Hindi siya bagay para sa adult. Yung upuan niya, ganito lang po siya. Yan, ganyan lang siya. Tikal yan dyan ng ganyan. Kaya kung mabigat ka po, wag mo itong susubukan or kung yung anak nyo mabigat para po sa akin, para safe lang po kayo. Ako lang nagsasabi, hindi po pwede. Magigiba po to. Kahit nga sa akin, delikado to eh. Ako nga. Oh, medyo nakakatakot siyang upuan. Anyway, pwede naman ako magpagawa doon sa carpenter namin. Pero alam nyo, chillers, kung malaking ganito, doble nito ang size. Ang ganda. Tininan ko rin naman sa yung sukat, hindi ko lang sineryoso kung gaano talaga kalaki. Saka sa halagang 2,500 pesos, hindi nyo naman kailangan mag-expect ng quality. Kasi ako nagbi-business din ako, chillers, alam ko. So, kung meron kang mga perfume dyan na medyo mamahalin, talagang pangmalakasan, dito mo siya ilagay. Oh. Tapos yung mga pangmahirap, kung ang makakaamoy mo lang yung kapitbahay mo, ito lang, dito ka na lang. So, ayan, chillers, oh. Ganyan siya. Liit po ng upuan, promise. Parang cute lang talaga siya. Ako, ang height ko 5'3". Kaya randa mo talagang maliit siya. Yan po yung napili kong kulay kasi wala silang white na white. Tapos, ito naman yung mga drawer niya. Ayan, ganyan siya. Huwag niyong hihilahin ng todo kasi, ayan, mahuhulog. Wala siyang stopper ba ang tawag dyan? Nakagaganon ka agad siya, kaya hindi mo siya pwede lagyan ng pabango or yung natatapon. Okay, lalagyan mo pa siya ng organizer. Ganon din sa baba, ayan. Tatlo siya. Yun. Tapos dito, mayroon ding lalagyan ng mga pabango. So, yung mga pabango mo, dyan mo ilagay. Tapos dito, mayroon din. Ayan, ang ganda ng sliding. So, dito, lalagyan rin ng mga pabango. Ilagay mo yung mga pabango mo dyan na medyo mamahalin, di ba? Ilock mo na siya dyan. Yan, dyan mo ilagay. May mga lakad ka na pangmalakasan na kailangan talaga yung amoy mo, yung amoy mayaman, ganyan. Dyan mo ilagay. Pero kung kapitbahay mo lang ang aamoy, o dito mo ilagay yung pabango mo, dyan lang yung mga pangmahirap. Joke lang, napatawa ko lang kayo. Tapos, eto, ang liit-liit. Paano magpa-plancha ka ng buhok? Plancha pa lang. Wala na, punong-puno na. Yung suklay mo dito. Tapos ito. Yan. Kaya lang wala din siyang kapag hinila mo ng sagad, hulog yan. Kaya huwag mo isasagad. Ayan, may pasusi din. Okay, so yan ang kabuuhan niya. Pwede na rin. Kaysa naman yung ganito yung set up ng aking mga gamit. Lagi nyo naman nakikita sa vlog yan, diba? Nakalagay lang dyan sa ibaba ng Doro Box. Pati ito, alam nyo, chillers, gusto ko nang ipagtatapon yung mga ganito. Ipamigay yung mga ganyan, pamimigay ko na rin yan, mga drawer-drawer. Sa mga kamag-anak ko sa baba, meron naman ako dito medyo mamahali na pabango. Medyo lang, hindi pa naman talaga ito yung mga 100k, 30,000 na pabango. Ano po ako, perfume lover po ako. Yung mga nagtatanong sa akin dyan kung ano daw yung favorite kong pabango. Or, alam mo na, mga ganito lang naman, pwede na din. Saka yung ganito, hindi pwedeng pabago-bago ng pwesto. Kasi once na lipat ka ng lipat, tapos naaalog yung mga tornilyo niya, ay, ang laki ng chance na masira ka agad. Saan ba maganda?
Okay, chillers, yan na siya. Dito ko nilagay yung mga halos araw-araw kong ginagamit. Yan yung Lysol. Pabango ko po ang Lysol eh. Ito pa yung binili ko nung nasiraan kami. Tapos yan, yung mga lotion ko. At dito naman sa baba, yung ilang perfume. Ganyan. Pulbo. Yan yung mga perfume ko. Baka may mga gusto dyan mag-alam yun na mag-donate. Pwede rin. May space pa po yan dito oh. Yeah, may space pa yan dyan. Yung mga hindi masyadong nagamit, doon ko nilagay sa pinakang gilid. Tapos ito yung lipstick. Ito, tig-isa kami nito ni Chang. Nilagay ko dyan para makita kung masusuot ko. Pag hindi ko kasi nakikita, hindi ko nasusuot. Tapos ito, yan, mga anik-anik. Yan, tissue. Then yan. Tapos dito sa halbaba naman yung mga lipstick. Tapos ito yung fresh and light na air freshener. Tapos ito, walang laman chillers. Nag-isipan ko pa kung ano mga pwede kong ilagay dito. Pero ito isa mayroon. Mga medicine to. Tapos ito naman, yan yung mga suklay, mga ponytail, may naligaw na charger. Tinatali ko rin po yan sa buho ko paminsan-minsan. What? Charot. Ayan, tapos yun yung upuan. Tawa ng tawa si hubby kanina talaga dyan sa akin. Nagtatawa na niya ako. Pumuna tayo dito. Magsusuklay lang ako, sabay luhod. gagamitin ko na lang siya. Pagsasawaan ko muna siya. Ganon. Ka meron na uling kapalit niyan, saka ko na lang siguro ipamimigay. Hindi yan tatanggihan ng sister ko. Tapos eto naman yung ano, mga pinagtag-alan ko. Pamimigay ko na lang yan. Ayan. So, yung mga yan, puro tissue. Tissue is life, diba? Yan pa lang yan. Meron pa din sa CR. Malakas po kasi ako sa tissue noon pa man. At magpakailanman, hindi magbabago. Yan. Ayan. Inulit ko lang tong video na to kasi daktak ako ng takda kanina. Lobat na pala yung microphone na gamit ko. Tsatsagaan ko lang muna siya. Hindi ka pwedeng magsalamin dito nang hindi ka yuyuko o hindi ka tutuwad, hindi ka luluhod. Kailangan mong umupo para magamit mo siya. Kaya huwag po padalos-dalos ang pag-order. And yun, shout out po pala kina Christina Sandy at Christine Andres at CJ po. Ayan. Thank you for watching po. Baliktad, sa akin naman, ang lit sa video ng supa, pero sa personal, ang laki. Ito, ang laki sa picture, pero ang liit sa personal. Ano yun, lagi akong uupo kapag magsasalamin. Time check, 8:45 na, at maliligo muna ako, tapos saka ako mag-i-edit, para bukas wala na akong gagawin. Yan ang ano, hirap sa pagiging YouTuber. Yung gustong-gusto mo mag-enjoy, mag-relax, yung vlog ko about lifestyle, paano yung routine ko, kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Tanggapin na natin ang katotohanan. Ito ang binigay ni Lord. Yan, ligun-ligo na po ako. And belated na, malamang. Sa late nyo na po mapapanood itong video na to. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana po ay lahat masaya ngayong Christmas. Malayo ka man or malapit. Maganda nga sana kung napanood nyo to bago mag-Christmas. Kasi gusto ko sabihin sa lahat na yung may mga tao na may katampuhan o kinainisan mo. Alisan na natin yung puot sa mga puso natin. Dahil malaking leksyon sa atin yung pandemic. 2 years na tayong nag-TTS. So, sana tama na. Mas lawakan na lang natin yung mga pangunawa natin sa mga taong kinainisan natin. Ang sarap mabuhay ng walang katampuhan. Masarap mabuhay ng wala kang kinikimkim na sama ng loob. Gawin na lang po natin sigurong leksyon buhay natin or sa sarili natin yung mga hindi magagandang nangyari sa atin ngayong 2021. Kasi wala naman tayong magagawa eh. O nangyayari naman talaga sa buhay natin yung meron tayong pinagdadaanan. Hindi naman pa pwedeng mabuhay tayo na lagi na lang masaya. Kahit naiinis ka sa attitude nila, tanggapin na lang natin. Mahalaga, importante tayo yung lumalapit sa kanila na tama na. Ngayon, kung hindi niya tanggap yun, ayan lang natin. Tandaan natin, chillers, hindi po nakakababa ng pagkatao ang mag-sorry or magbaba ng pride. Hindi nyo naman ikayayaman yan eh. Hindi nyo naman ikakaganda ng pangalan nyo yan. Oo, ando na tayo sa sinasabi ng iba na prinsip yung nakasalalay. Depende kasi rin sa sitwasyon. Pero ang sa akin, hanggat maaari, iwasan na natin yung mga alita na yan. Minsan kasi nagkakasundo-sundo. Minsan, nagkakaroon ng pagmamahalan kapag kami nawala na. Kapag may namatay, may kalamidad na dumating, nabahaan. Alam nyo yun? Yun pa ang magiging way para magkasundo-sundo. Diba? Siguro naman eh, hindi naman na kailangan panghintayin yun. Again, depende po sa sitwasyon. Pagka sobrang lalim naman na kasi ng dahilan, yun lang. No comment na ako dyan. So, paano mga chillers, hanggang dito na lang muna po ang talata ng libro ng aking buhay. Sana po nag-enjoy kayo. At natapos nyo po ang video na ito na nakangiti. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. I-tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Peace!